Unang araw ni Christian Mark Sulito bilang security guard sa Onyx Mall. Siya ang na-assign para magbantay sa isang hagdan paakyat sa dulo ng 6th floor. Ang pinakabilin sa kanya, huwag daw siyang magpapaakyat ng kahit na sino doon. Bawal din daw siyang umakyat doon, maging ang iba pang security guard, lalo ang mga staff ng nasabing mall. Isang araw, dahil sa kuryosidad, hindi niya napigilang tanungin ang isang security guard tungkol doon. Mahigpit talagang ipinagbabawal ang pag-akyat dyan, pare. Matagal na ako nagtatrabaho rito pero ni minsan, hindi rin ako nakaakyat dyan. Walang nakakaalam kung ano ang meron sa taas niyan. Basta ang alam lang namin lahat dito ay bawal ang kahit sino na umakyat dyan. Kwento ng isa pang security guard na si Maverick Malyari. Kunot noong tanong naman ni Christian, kung ganoon, bakit hindi na lang sila magpagawa ng harang o kaya pinto doon sa palapag na yon? Yun sigurado wala talaga makakapasok dun. Ilang beses na raw pinagawa ng harang ang palapag na yun, pero palagi raw yung nawawasak. Ayon sa mga naririnig ko dati, nagpagawa raw ng pintong bakal dyan ang may-ari nito. Pero kinabukasan, nagulat sila dahil wasak na ito. Bigla na lang daw itong nagiba pagkatapos ay na-shutdown ang mga CCTV sa 6th floor, kaya walang nakita kung ano talaga ang nangyari. Muling pagkukwento ni Maverick. Napakunot at napailing na lamang ng noo si Christian dahil sa narinig. Nang mga sumunod na araw, nagtanong din siya sa iba pang mga kapwa security guard doon, pati na sa iba pang staff ng Onyx Mall. Ngunit hindi pareho ang sagot ng mga ito. Ang sabi ng iba, tambakan daw ng mga lumang gamit ang susunod na palapag sa 6th floor. Ang mga manager at maging may-ari lang daw ng mall ang pwedeng pumunta doon. Para sa kanya, parang napakababaw namang dahilan iyon para hindi na paakyatin ang iba pang tao, lalo na kung staff at empleyado lang din naman ng mall katulad nila. Ayon naman sa iba, halimaw daw ang nakatira sa palapag na iyon at sinasabing anak daw iyon ng may-ari ng mall. Doon daw nila inilalagay ang kanilang anak dahil nagbibigay daw ito ng swerte sa mall. Pero para sa kanya, hindi naman kapani-paniwala iyon dahil parang kinaya lang ang kwento na iyon sa taong ahas sa Robinson. Sa huli, napagpasyahan ni Christian na akyatin ang nasabing palapag. Nagkataon na bumaba ang isa pang security guard na nagbabantay doon kung kaya't walang nakakita sa kanya. Hindi rin naman siya mapupuna ng mangilan-ngilang tao na nasa 6th floor ng ganoong oras. Paglampas ni Christian sa 6th floor, wala nang makikitang signboard sa paligid na siya'y nasa 7th floor na. Wala na rin kulay ang dingding doon at maging ang amoy ng paligid ay iba na rin. Tila abandonado. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Wala siyang nakitang kakaiba roon. Kahit isang kalat nga ay wala rin. Tahimik lamang ang lugar at medyo mabaho bagamat malinis naman tignan. Pero sa bandang dulo, may nakita siyang hagdan. Dahan-dahan siyang nagtungo doon at inakyat ang naturang hagdan. Pag-akyat niya, tiyak niyang iyon na ang ikawalong palapag ng mall. Pero katulad kanina, wala ring makikitang kakaiba doon. Katahimikan at kalinisan lamang ang makikita't mapupuna. May isa pang hagdan siyang nakita sa bandang dulo at nang akyatin niya iyon,
Kapareho pa rin. Nang naunang dalawang palapag, ang katahimikan at kalinisan na mapupuna. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may napuna siya at naalalang bigla. Ilang beses na niyang nakita ang Onyx Mall sa labas. Kabisadong kabisado na rin niya ang istruktura at maging ang disenyo ng naturang gusali. Sa labas, agad na mapapansing ito'y umaabot lamang hanggang 6th floor. Pero ngayon, dahil sa kanyang pagpursiging makita at tukuyin kung ano ang nasa dulo ng hagdan, ay para bang nasa 9th na palapag na siya. Meron pa siyang nakitang hagdan muli sa dulo patungo naman sa itaas. Katakatakang merong palapag pa ang mall na iyon na hindi nakikita sa labas kung pagbabasehan lamang ang istruktura ng gusali. Dahil sa gusto niyang sulitin ang kanyang kuryosidad, inakyat lamang niya ng inakyat ang mga palapag. At habang nararating niya ang mga bagong palapag, ay nagsimula na ring magbago ang paligid. Kung kanina'y katahimikan at kalinisan lamang ang makikita, ngayon ay may pintura na ang mga dingding. Kulay gray ang pintura nito. At sa mga gilid-gilid naman ay makikita ang mga ipis na gumagapang. Pag-akyat pang muli ni Christian sa susunod na palapag, ibang iba na ang nakita niya sa paligid. Hindi na iyon ang tipikal na dingding. Para na siyang nasa loob ng isang kuweba. Kuweba na puro bato ang makikita sa paligid. Maging ang pintana ng nasabing palapag ay wala na rin. Kaya medyo mainit at madilim na ang kanyang tinatahak. Bagamat may kaunting takot na siyang nararamdaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-akyat sa bawat hagdang makikita niya. Nais niyang alamin kung ano ang makikita sa pinakatuktok ng Onyx Mall. Sa sumunod na palapag na kanyang inakyatan, malakwebang paligid pa rin ang kanyang nakikita. Pero sa pagkakataong iyon, medyo maluwag na ito at may mga maliliit na lusutan sa bandang ilalim. Medyo natakot na siyang umakyat sa susunod pa na hagdan dahilan upang nginigin na ang kanyang dalawang paa. May ilang segundo siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Sa huli ay napagpasyahan niyang huwag na lang ituloy ang pag-akyat. Kaya umatras na siya at muling bumaba. Inabot siya ng hanggang 13 palapag sa pag-akyat kanina. Kaya naman sa kanyang pagbaba ay muli niyang binilang ang bawat palapag na bababaan niya. Kapag nakabalik na siya sa 6th floor, dapat ay magbabalik na din ang dating paligid. Subalit iba ang nangyari pagbalik niya doon. Hindi siya maaaring magkamali. Maayos na maayos niyang binilang ang bawat palapag na kanyang pinababaan. Ngayong nakabalik na siya sa 6th floor, laking gulat niya dahil iba pa rin ang paligid na kanyang nakikita. Hindi iyon ang 6th floor ng Onyx Mall na may gym, workout area at stage area. Isa na iyong abandonadong pasilyo na nababalutan ng dilim. Walang bintana ang pasilyong iyon kung kaya't hindi niya mabatid kung umaga pa ba o gabi na. Malakas kasi ang kutob niya na may hindi magandang nangyayari. Naging malikot ang mga mata niya. Binabantayan niya ang dilim na sana'y wala namang anumang elemento ang biglang bubulaga sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga paa at tumatalon din ang kanyang puso habang naglalakad.
Nagsimula na siyang pagpawisan ng malapot sa kanyang noo at leeg. Pinawisan pa rin siya kahit may hanging humihipo sa kanyang balat na siyang nagpapataas pa ng kanyang balahibo. Nang marating na niya ang hagdan, bumaba siya doon at muling pinilang ang susunod na palapag na kanyang bababaan. Sa palapag na kanyang tinatapakan ngayon, alam niyang iyon na ang fifth floor ng nasabing mall. Dito sa fifth floor dapat makikita ang iba't ibang manicure, massage at derma services at maging pwesto ng mga house seller. Subalit sa kinaroroonan niya ngayon, siya ay nasa isang mahabang pasilyo na may ilaw nga pero kumukurap-kurap naman. Lalo siyang kinilabutan. Napayakap na siya sa kanyang sarili habang dahan-dahang lumalakad patungo sa susunod na hagdan. Kaliwat kanan ang paglingon ng kanyang mga mata na wari naghahanap ng kasagutan sa mga nangyayari at naghahanap din ng lagusan pabalik sa realidad. Pagbaba niya sa hagdan patungo sa ika-apat na palapag, bahagyang namilog ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Nasa isang lugar siya na hindi pamilyar. Kakaiba ang lugar na iyon. Malawak, malinis, pero nakakatakot. Ngayon lang niya nakita ang ganoong lugar. Punong-puno ito ng matataas na gusali at may mga malalaking bahay rin siyang nakikita na nasa iba't ibang direksyon. Napansin din niya na tila matamlay ang kulay ng langit doon. Walang kabuhay-buhay. Animoy isang paraiso pero patay naman ang kulay. Isong patay ang kanyang kinalalagyan ngayon. Pagtingin naman niya sa gusali na binabaan niya kanina, laking gulat niya dahil hindi na iyon ang Onyx Mall. Isa na iyong abandonadong gusali na nababalutan pa ng matataas na damo at mula sa mga damong iyon, nakikita niya ang mga gumagapang na parang bulating malalaki at kulay itim pa ang mga ito. Habang gumagapang pa ang mga ito, ay tila lumulobo pa ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Napaatras siya, naghanap ng ibang direksyon at muling naglakad. Labis siyang naninibago sa paligid. Sa kanyang nilalakaran naman ngayon, humambat sa kanya ang magkakabilang mga mansyon na tila mas mahal pa sa pinakamahal na kagamitan sa buong mundo. Hindi niya maipaliwanag pero parang higit pa sa mayaman ang nagmamay-ari ng mga mansyong iyon. Habang naglalakad siya, may isa pa siyang napuna sa bawat mga gusali at bahay na kanyang nadadaanan. Kulay itim at puti ang lahat, pare-pareho ang kulay ng mga ito. Sa tuktok naman ng bawat gusali ay may malalaking watawat na nakatali at nililipad pa ng malakas na hangin. Pare-pareho din ang tatak ng mga watawat. Naglalaman ang mga iyon ng larawan ng isang bilog na buwan na napapaligiran pa ng walong bituin. Hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin niyon. Maya-maya pa, nagulat siya at nadapa nang makaramdam ng napakalakas na hangin na kayang paliparin ang kahit sinong tao. Nang kanyang lingunin kung saan nanggaling ang hangin, ay laking gulat niya nang makakita siya ng isang panghimpapawid na sasakyan. May pagkakahawig iyon sa isang eroplano, pero hindi siya ordinaryong eroplano na makikita sa realidad. Nakaiba ang disenyo nito at lubhang napakalaki at bilog ang katawan
na napupuno ng iba't ibang liwanag sa paligid. Namangha siya sa kanyang nakita. Base sa mga nakikita niya sa lugar na iyon, lubhang napaka-high-tech ng teknolohiya nila. Daig na daig pa ang teknolohiya sa realidad na kanyang pinagmulan. Habang patuloy ang kanyang paglalakad, napansin niya ang isang mansyon na may malaking hardin sa harapan. Nakakita siya ng babaeng nakaitim at tinidiligan ang mga halaman. Agaw pansin din ang maputing kutis nito at kahit nakatalikod ito, napakaganda niyang tingnan. At ang lalong nagpaganda rito ay ang mamahali nitong suot na hindi niya matantya kung gaano kamahal. Sa disenyo pa lang ng suot nitong malaformal na black gown ay halatang-halatang mahal ito. Dahan-dahang lumapit si Christian sa babae, subalit pagharap nito sa kanya, napaatras agad ang lalaki nang kanyang masilayan ang pangit na mukha ng babae. May malaking bukol ito sa kanang pisngi at kulukulubot ang kaliwang pisngi nito. Ang labi nito ay ubod ng itim at malaki ang mga matang napakasagwang tignan. Kung gaano ito kaganda sa likuran, ay ganun naman pala kapangit ito pag humarap. Napatakbo si Christian dahil sa takot. Natakot din sa kanya ang babae kung kaya't nagsisisigaw din ito. Maya-maya, biglang umilaw ang mga secret lights na nakatago sa paligid. Tila isang babala iyon na may panganib. Kasunod ng pag-ilaw ng mga iyon, ay siyang paglabas ng mga kalalakihang nakasakay sa itim na malalaking kabayo. Sunod-sunod silang nagsilabasan sa isang malaking tila headquarters na nakakalat pala sa buong paligid. Maya-maya pa, hinahabol na si Christian ng mga lalaking nakasakay sa itim na kabayo kasi ang bilis ng takbo ng kabayo ang kabog ng kanyang dibdib. Kulang na lang ay lumipad na siya sa pagkaripas ng kanyang takbo. Sindak na sindak din ang kanyang mga mata habang tumatakbo siya papalayo. Pakiramdam niya ay nakikipaghabulan sa kanya si kamatayan. Lalo pang nanlaki ang mga mata ni Christian nang makitang hugutin ng mga lalaki ang kani-kanilang espada at sabay-sabay nitong itinuro sa kanyang kinaroroonan. Maluha-luha na siyang tumatakbo. Lalo pa niyang pinilisan ang pagtakbo ngunit sa kasamaang palad ay nadapa pa siya. Bago pa siya makatayo, ay napaligiran na siya ng mga lalaking nakaitim. Bumaba ang isang lalaki sa kabayo at nilapitan siya habang nakaturo sa kanya ang espada nito. Huwag kang kikilos kung ayaw mong masaktan. Napansin ni Christian ang pangit at bukol-bukol na mukha ng lalaki. Nang lingunin niya ang iba pang mga lalaki nakasakay sa kanilang kabayo, ay pare-parehong pangit ang anyo ng mga ito. Lahat sila ay may bukol, may peklat, at tila may damage ang kanilang mga mukha. Pare-pareho ding itim ang kanilang suot. At ang kanilang mga suot na itim na iyon ay may tatak na gaya ng sawatawat ng lugar nila. Huwag niyo akong saktan. Hindi ako masamang tao. Naliligaw lang ako. Pakiusap, huwag niyo akong saktan. Hindi ako tiga rito. Pagmamakaawa ni Christian, bakas sa maluha-luha niyang mata ang takot. Hindi ka namin sasaktan kung sasama ka sa amin ng maayos. Tugon ng lalaki. Marahang tumayo si Christian at sumunod sa mga lalaki. Nakayuko lamang siya habang naglalakad. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa kanyang takot. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalakad.
muling nanlaki ang mga mata ni Christian nang makakita ng isang bahay. Bahay na lumilipad. Literal na lumilipad. Sinundan niya iyon ng tingin hanggang sa kusang maglaho ito. Sabi ng lalaki sa kanya, "Lahat ng bahay at gusali rito ay may kakayahang lumipad. Ganyan kaunlad ang aming teknolohiya. Ganyan namin may pagmamalaki ang lahat ng imbensyon namin." Dagdag pa nito, "Maging ang mga sasakyan dito ay may kakayahang lumipad. Iisa lamang ang kanilang itsura, pero lahat sila ay pwedeng magamit sa lupa, sa himpapawid, at kahit sa ilalim ng tubig. May ganyan ba sa mundo nyo?" Tanong ng lalaki. Hindi nakasagot si Christian. Gulong-gulo ang kanyang isip ng mga sandaling iyon dahil sa kanyang mga nakikita. Nais niyang magsalita at sumagot, ngunit tila walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Nang ipasok siya sa isang malaki at bilugang gusali, ay bahagyang nanginig ang buo niyang katawan dahil sa lamig. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang nagyeyelong planeta. Sa loob, may isang mahabang lamesa na napapatungan pa ng pula, madulas, at tila mamahaling tela. Nakita rin niyang may mga pagkaing nakahapag doon at kasalukuyang inilalapag pa ng katulong ang iba pang pinggan at baso na ginto ang kulay. "Mukhang nilalamig ang ating bisita." Pagbati ng isang matabang lalaki na lumabas sa isang silid. Lumapit ito patungo sa kanila at katulad ng mga nilalang noon ay hindi rin kaaya-aya ang kaanyuan nito. Maya-maya pa, unti-unting napawasan ng lamig. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Christian. "Dito sa aming mundo, kontrolado namin ang panahon. Kung kaya't walang nagkakasakit. Hindi tulad sa lugar ng mga taong katulad ninyo. Maraming nagkakasakit dahil sa pabago-bagong klima at panahon na madalas ay nagdudulot pa ng pinsala sa maraming lugar at kabahayan. Buti na lang at walang ganyan dito sa amin." Pagmamalaki pa ng lalaking iyon, nakatingin lamang si Christian sa kanya. Wala siyang maisagot na kahit ano. "Ako nga pala si Kesiorpio, ang may-ari at pinuno ng mundong ito." Lahat ng mga bagay na makikita mo mula dito sa loob hanggang sa labas ay pag-aari ko. Isa lang ang batas namin dito. Isa lang ang namumuno. Ngunit napakapayapa namin dito. Walang lumalabag sa batas. May respeto at disiplina ang bawat isa. Kaya nga, mahal na mahal ko ang aking mga tao rito. Kaya nga ang pag-aari ko ay pag-aari na rin nila. Ganyan kami rito." Muli pang pagmamalaki ng matamang lalaki. Sa katunayan, medyo nayayabangan na si Christian sa sinasabi nito. Hindi lang siya makapagsalita dahil nauunahan siya sa takot. Inisip din niya, hindi niya teritoryo ang lugar na iyon. Kumpirmado na nasa ibang mundo talaga siya. Nasa ibang sibilisasyon. Wala pang ilang saglit, biglang tumunog ang kampana. Kasunod nun, ang paglabas ng apat na katulong sa kusina habang binubuhat ang malaking kaserola na halatang mainit-init pa. Halatang may bagong lutong putahe ang ihahain nila sa hapag.
pagkalapat ng malaking kaserola sa gitna ng lamesa, otomatik kong nagsilabasan ang mga nilalang na puno ng pukol at peklat ang mga muka. Yung mga lalaking nakaitim at nakasombrero ng parang cowboy. Pagkaupo ng mga ito, agad nilang binuksan ang mainit na kaserola. Lumabas mula doon ang makapal na usok kasabay ng amoy ulam na tila pabango para sa nilalang na iyon. Pero para kay Christian, nakakasulasok ang amoy. Sunod-sunod silang nagsipagsandok ng ulam at laking gulat ni Christian nang makitang katawan ng tao ang nasa loob ng kaserola. Mga putol-putol na katawan ng tao iyon. Bagong luto. Malinamnam. Malambot ang karne. Tatakam-takam. May isang nilalang na sumandok pa ng sabaw sa kanyang mangkok, sabay kurot ng kaunting laman na galing sa tiyan. Pagkatapos ay sinandok niya ang mga mata ng tao na dahil sa pagkakaluto ay naging kulay apo ang mga kulay nito. Kitang-kita ni Christian kung gaano namnamin ng mga iyon mula sa paghigop ng sabaw at ang pagpapak ng mga mata at kung papaano nila lantakan ang katawan ng mga tao na para sa kanila ay ulam. Nasindak ang mga mata ni Christian dahil sa nakita. Hindi niya napigilang magsalita. Bakit? Bakit? Bakit yung ginagawang pagkain ng tao? Totoo ba yan? Tao pa talaga yung niluto ninyong yan? Nanginginig ang boses na wika ni Christian. Tama ka. Nilagang tao yan. Lahat ng mga taong naliligaw dito sa mundo namin ay ginagawa naming pagkain. Kaya humanda ka. Dahil ikaw na ang susunod na ihahain. Ang tugon ni Kishorpio sabay ngiti ng nakakasuklam. Muntikan nang magwala si Christian, ngunit pinigilan lamang niya ang kanyang sarili. Sa halip, nagmakaawa na lamang siya. Inisip niyang baka sakaling makuha din niya ang loob ng mga nilalang na iyon. Pakiusap! Huwag niyong gagawin sa akin yan, na huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong paslangin. Aksidenteng naligaw lamang ako rito. Pero pangako, hindi ako gagawa ng masama. Basta palayain niyo lang ako. Saka, ibalik niyo ako sa dati kong mundo. Sige na. At paano kami nakasisigurong hindi ka gagawa ng masama? Para sa iyong kaalaman, minsan na kaming tumira sa mundo niyo. Subalit sa kalupitan ng mga tao, napilitan kaming lumikas at gumawa ng sariling mundo para makaiwas sa walang hanggang patayan sa inyong mundo. Matapos wikain iyon ni Kishorpio, ay kanyang ikwento ang naging karanasan nila noong sila'y nakatira pa sa mundo ng mga tao. Nanirahan lamang daw sila dati sa mga kagubatan. Ang iba sa kanila ay nanatili naman sa mga abandonadong lugar. Ang tawag sa kanila ay mga Hurani. Sila ay ang mga kalahating engkanto at kalahating halimaw. Taglay nila ang katauhan ng dalawang nilalang. Wala silang permanenteng tirahan. Hindi sila nakikita ng tao, kung kaya't nagagawa nilang manirahan sa kung saan nila naisin at kahit saang kabahayan. Pero karamihan sa kanila ay piniling manirahan sa tahimik na lugar. Nang magsimula ang gyera, napulabog daw ang mga Hurani.
Masyado silang naingayan sa mga pasabok na nililikha ng mga baril, bomba, kanyon na mga pangunahing ginamit noon sa mga digmaan. Dahil din sa gyera ay maraming nasirang lugar at maging mga gusali kaya nawalan ng tirahan ang mga Hurani. Nasaksihan din nila kung gaano kalupit ang mga tao sa kanilang kapwa kaya naman naisipan ng mga ito na gumawa ng kanilang sariling mundo na tiyak na hindi makikita at hindi masusundan ng mga tao kahit kailan. Ang mundong ito ay tinawag nilang Ukihair. Itinayo nila iyon sa isang malawak na lupa na ngayon ay kinatitirikan ng Onyx Mall. Subalit kahit may sarili ng mundo ang mga Hurani, naisipan nilang sumilip pa rin sa mga kaganapan sa mundo ng mga tao. Kaya naman gumawa sila ng paraan para magkaroon ng koneksyon ang kanilang mundo sa mundo ng mga tao. Parang parallel universe. Kilala rin ang mga Hurani sa pagkakaroon ng pinaka-advanced na teknolohiya. Nakakagawa sila ng mga teknolohiya na hindi kayang gawin ng kahit sinong tao o sinumang eksperto sa mundo. Sa pamamagitan ng teknolohiyang iyon, nakikita pa rin nila ang mga kaganapan sa mundo. Dahil sa nadinig na kwento, napabuka na lamang ang bibig ni Christian at naglalaban sa kanyang isipan ang tila pagkamangha at maging ang kanyang takot. Alam mo bang natatawa kami sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa pala natatapos ang kaguluhan sa inyong mundo? Marami pa ring pinapaslang ng mga inosente. Maraming gumagawa ng krimen. Maraming mga taong inaabuso at sinisira ang sariling kalikasan. Kay dumi ng inyong mundo, puno ng kasalanan. Pagkatapos sa aming mga maligno at engkanto ninyo sinisisi kung bakit may nasisirang kalikasan. Ang isa pang nakita ko sa inyong mga tao ay sumasamba kayo sa isang Diyos na hindi nyo man lang nakikita pa. Ang Diyos na gumawa raw sa inyong mundo at mga tao. Isang bagay na hindi ka panipaniwala. Malaking kalokohan! Hindi lang puno ng kasamaan ang inyong mundo. Puno rin ito ng kalokohan. Huwag mong idamay ang Diyos namin dito. Dahil totoo namang siya ang gumawa ng aming mundo. Siya ang nagbigay ng buhay sa aming lahat. Siya ay isang banal na tao. Makapangyarihan. Hindi tulad ninyo. Kayo ang tunay ng masasama. Diyan ka nagkakamali, tao. Sa inyong mundo, pinaniniwalaan yung masasama at kampon ng dilim ang mga aswang, multo, maligno, engkanto, mangkukulam at iba pa. Lahat ng paniniwala nyo sa kanila ay puro negatibo. Kapag sinabing aswang, puro kasamaan na agad ang nasa isip nyo. Hindi nyo man lang iniisip ang kabutihang itinatago namin. Kapag sinabing mangkukulam, agad na papasok sa isip nyo ang paniniwalang nananakit ng tao ang mga mangkukulam. Pero ang totoo, hindi naman sila tunay na masama. Oo, may kakayahan silang manakit. Pero gagawin lamang nila yon sa mga taong nanakit sa kanila. Bukod sa pananakit, may kakayahan din silang manggamot. May kakayahan silang ibalik ang buhay ng taong kamamatay pa lang. May kakayahan silang bigyan ng swerte ang isang tao o nilalang. At yun ang mga bagay na wala sa inyong paniniwala doon sa mundo nyo. Napabuntong hininga na lamang si Christian. Wala na siyang ibang masabi sa mga binitawang salita ng pinuno. Halatang masama ang loob talaga nito sa mga taong katulad niya. Aswang, manananggal, engkanto, mambabarang, maligno, diwata. Lahat kami ay may kakayahang magbigay ng swerte, magpagaling ng karamdaman, magbigay ng buhay, at kayang pangalagaan ang mga yaman ng kalikasan.
Pero dahil sa pang-aabuso at maling paniniwala ng mga tao, napilitan kaming saktan kayo at lumayo sa inyong mundo. Oo, totoo ang mga aswang. Pero sa panahon ngayon, wala na sila sa inyong mundo at sila ang nagsisilbi naming Diyos. Sila ang uri ng Diyos na tunay naming nakikita, nahahawakan at malalapitan sa oras ng pangangailangan. Hindi tulad ng Diyos niyong hindi nakikita, kaya hindi mapatunayan kung totoo nga ba. At paano mo naman nalaman yan? Matigas ang boses na tanong ni Christian. Saglit na umalis ang pinuno at pagbalik nito ay may dala itong makapal at itim na libro. Ipinakita nito ang bawat pahina kay Christian. Sa librong ito nakasulat ang mga kaganapan sa mundo ninyo ngayon, pati ang mga paniniwala nyo at mga kultura, tradisyon, pamumuhay ay nandito lahat. Para sa inyong kaalaman, baliktad ang realidad ng ating mundo. Kung sa mundo ninyo ngayon kaming mga engkanto, aswang at halimaw ay isa na lamang nakaraan, dito naman sa aming mundo, kayo ang lumalabas na nabuhay noong nakaraan. Ang mga kaganapan sa inyong mundo ngayon ay siya namang nakaraan dito sa amin. Mahirap intindihin, di ba? Magulo ang bawat realidad natin. Dahil magkaiba tayo ng mundo. Lalong naguluhan si Christian, pero kahit papaano ay may naunawaan siya sa binanggit nito. May isa lang akong tanong. Ano ang koneksyon ng mundo ninyo sa Onyx Mall? Bakit may mga palapag doon na hindi pwedeng akyatin ng tao? Nung sinubukan kong gawin iyon, napunta na ako dito. Sa lugar na yon namin naisipang idugtong ang aming mundo sa inyong mundo. Ang mga nakatagong palapag sa lugar na yon ang nagsisilbing koneksyon ng ating magkaibang mundo. Sa paraang yon, nakikita namin ang lahat ng kaganapan sa inyong mundo. Kaya naman sinisira namin ang bawat harang na ginagawa nila roon upang patuloy naming makita ang inyong mundo. At bakit gusto mo pang makita ang mga nangyayari sa mundo? Sa mundo namin? Hindi ka pa ba kontento sa mundo mo? Akala ko ba'y galit ka sa amin? Galit ka sa mundo ng mga tao? Sa mundo ng mga taong katulad ko? Pero bakit ka pa gumawa ng koneksyon para dumikit ang mundo mo at ang mundo namin? Dahil gusto naming makita ang mga kaganapan sa inyong mundo. Umaasa kaming magbabago na kayong mga tao at magiging payapa rin ang inyong mundo. Pero base sa aking nakikita, patuloy pa rin ang patayan sa inyong mundo. Ang dami pa rin gumagawa ng krimen. Marami pa rin mga taong inaabuso ang sarili niyong kalikasan. Kay sarap panoorin kung paano unti-unting nawasak ang mundo niyo dahil din sa kagagawan niyo. Alam niyo, kayo ang mali noong umpisa pa lang. Ang mundo namin ay ginawa ng aming Diyos para lang sa mga taong katulad namin. Pero kayong mga maligno, dapat sa inyo sa impyerno tumitira. Kung puno man ang kaguluhan ng aming mundo, wala na kayong pakialam doon dahil hindi naman kayo ang gumawa ng aming mundo. Kung makapagsalita kayo, parang kayo ang gumawa. Parang kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. Samantalang iisa lang naman kayo mga alipin. Mga alipin ni Satanas. Mga nagtaksil sa aming Diyos. Kaya sa totoo lang, napakababaw ng dahilan nyo para lisanin ang mundo namin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa umpisa pa lang ay wala rin kayong karapatang tumira doon dahil hindi nyo mundo yun. Dahil sa pagsagot ni Christian ay isang malakas na sapak ang inabot niya kay Kishorpio ng ilang beses. Sinampal din niya ang bibig nito at halos mamula ang kanyang muka. Nang matahimik si Christian, ay inutusan ng pinuno ang dalawang hurani na nakahawak sa kanya
upang ikulong muna ito at bukas daw siya lulutuin. Gusto muling magmakaawa ni Christian, pero dahil sa mga narinig niya kay Keshorpio ay nahiya na siya. At dahil siguradong hindi rin naman siya pagbibigyan nito, lalo at sukdulan ang galit nito sa mga taong katulad niya. Habang inihahatid si Christian sa magiging kulungan nito, ay pinilit niya na maging kalmado. Nang maramdamang gumaan na ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang hurani, ay bigla siyang nagwala at nagkaroon ng pagkakataong makawala. Mabilis niyang hinugot ang espada ng dalawang hurani at pagkatapos ay agad niyang pinugutan ang mga ito ng sabay. Muling tumunog ang alarm system. Kumaripas siya ng takbo at naghanap ng malalabasan. Agad naman siyang nakahanap at tumakbo ng kung saan saan. Dinig na dinig pa rin niya ang alarm system sa buong paligid. Naramdaman niyang nagsilabasan na sa mga headquarters ang mga hurani na nakasakay sa itim na kabayo at muli na naman siyang hinahabol ng mga ito. Habang nauulinigan niyang malayo pa ang mga ito, ay lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo at tinibayan niya ang kanyang tuhod at mga paa para hindi madapa. May ilang mga hurani na nahabol siya at hinarangan, ngunit buong tapang na nakipag-espadahan si Christian sa mga ito. Ginamit din niya ang kanyang kamao para labanan sila. Pagwasiwas niya ng espada ay agad niyang pinapaulanan ng suntok ang mga ito at pagkatapos ay buong lakas niyang sisipain. Dahil doon, muli siyang nakatakas at nakatakbo kung saan saan. Medyo nahirapan na siyang habulin ang mga hurani. Magaling lang sa espadahan ang mga nilalang na iyon, pero hindi nila kayang gamitin ang kanilang kamao para lumaban. May mga tulay at hakdang nakita si Christian. Sinubukan niyang dumaan doon, kung saan saan na rin siya lumusot para mailigaw lang niya ang mga huraning naghahabol sa kanya. Maya-maya pa, muli siyang nakakita ng malawak na daanan. Tumakbo siya roon at naghanap ng mga posibleng daan patungo sa dati niyang mundo. Subalit sa kasamaang palad, napalibutan siyang muli ng mga hurani. Mayroon pang mga kabayong lumilipad sa ere at bumabang bigla sa lupa, kaya madali siyang natrap. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang takas. "Subukan mo pang tumakbo at nang matikman mo ang talim ng aking espada," sabi ng isang hurani habang matalim siyang tinititigan nito. "Wala ka ng kawala ngayon. Bukas ka pa sana namin papatayin, pero nanlalaban ka. Kaya pasensyahan tayo, pero kailangan ka na naming ligpitin. Tao." Sabi naman ng isa pang hurani, sabay tukot ng espada nito at itinuro sa kanya. Maya-maya pa, nagpakawala ng makahulugang ngiti si Christian na ipinagtaka naman ng mga hurani. "Hindi nyo na ako kailangang patayin, dahil ako na mismo ang papatay sa sarili ko." Buo ang kanyang loob nang sabihin iyon. Napaatras ang mga hurani nang itinaas ni Christian ang hawak nitong espada. Nang puntong isasaksak na niya iyon sa kanyang sarili, ay bigla siyang naglaho. Nagkatinginan ang mga hurani. Iniisip nila kung patay na nga ba ang lalaki. Wala pang segundo ay gumulong-gulong si Christian pababa ng hagdan. Napadaing siya sa sakit ng kanyang katawan at pagtingin niya sa paligid ay nagulat siya dahil nasa 6th floor na siya ng Onyx Mall. May nakikita na siyang mga taong naglalakad at nagsa-shopping sa paligid. Nakabalik na siya sa mundo.
sa mundo ng mga tao. Kahit masakit ang kanyang katawan, ay dahan-dahan siyang tumayo. Abot-tenga ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang mga taong masayang naglilibot sa mall. Ngayon lang niya natuklasan na iyon lang pala ang tanging paraan para makaalis siya sa Ugkihair. Kailangan mong pagtangka ang paslangin ng iyong sarili at bigla ka na lang tila magte-teleport papalik sa mundo ng mga tao. Pawis na pawis siya. Halos basa na ng pawis ang suot niyang t-shirt. Magulo na rin ang kanyang buhok at matungis ang kanyang muka, kaya naman naisipan nitong magpunta sa CR upang maghilamos. Kinabukasan, hindi nakapagpigil si Christian na ikwento sa kanyang kapwa security guard ang naging karanasan sa Ugkihair. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nakita at lahat ng kanyang nalaman ukol sa nakatagong mundo ng mga kalahating engkanto at kalahating halimaw. Ayaw siyang paniwalaan ng mga kapwa niya security guard, pero may isang bagay siyang ginawang ebidensya. Ipinakita niya ang dalawang espadang nakuha niya sa dalawang hurani. Namangha ang mga kasamahan nito nang makita ang espada. Napakaganda at hindi ordinaryo ang pagkakagawa nito. Halatang mamahalin. Parang pang out of this world ang disenyo. Kahit saang lupalop ng mundo ka pumunta, wala kang makikita na katulad nito. Kahit siguro saan kang mall pumunta, wala kang mabibiling ganitong espada. Sa Ugkihair lang meron nito. Buong pagmamalaki pang sabi ni Christian. Mula nang mapasa kanya ang dalawang espadang iyon, ay tila nagsunod-sunod ang swerteng dumating sa kanyang buhay. Yumaman siya bigla, nagkaroon ng sariling bahay at sasakyan at naging isang mahusay na negosyante. At higit sa lahat, nakapag-asawa pa siya ng Amerikana. Kaya sino ba naman ang maniniwala na dati siyang security guard, ngayon ay manager na? Doon niya napatunayan na totoo nga ang sinabi ni Kishorpio na ang mga immortal na katulad niya ay may kakayahang magbigay ng swerte. Ang hindi rin niya akalain, pati pala ang mga gamit o mga bagay na pag-aari ng mga ito ay nagdudulot din ng swerte. Katulad ng mga espada na kanyang nakuha mula sa mga huraning dumakip sa kanya. Dahil sa kanyang pag-angat sa buhay, nagbago rin ang ugali ni Christian. Hindi na niya pinapansin ang mga kamag-anak at maging mga kaibigan niya. Nagpagawa siya ng malaking bahay sa malayong lugar na para lang sa kanila ng kanyang kasintahan. Wala siyang ibang iniisip, kundi ang sariling kaligayahan. Sa loob ng kanyang malaking mansyon ay idinisplay pa niya ang dalawang espada, partikular sa loob ng kanyang silid. Idinikit niya iyon sa dingding na katapat ng kanyang kama. Kay gandang pagmasdan ng dalawang espadang naka-ekis ang forma, mas lalong nagpaastig sa kanyang silid ang naturang disenyo. Nang gabing iyon, nagtatalik si Christian at ang kanyang Amerikanang girlfriend. Parehong walang saplot ang dalawa habang magkapatong sa kama. Umabot din na mahigit 10 minuto ang kanilang kaligayahan. Dahil nabitin si Christian, kaya inulit nila iyon. Nakapitong rounds pa sila. Nang makaramdam na ng pagod, ay saka lang inilabas ni Christian ang kanyang sandata sa perlas ng babae. Nagtapis ng tuwalya si Ashley sa katawan nito at nagpaalam dahil maliligo lamang daw siya. Nag-flying kiss naman ng lalaki sa kanya bago bumaba ng kwarto. Naiwang mag-isa si Christian sa kwartong yun.
na natili pa siyang nakahubad habang naghihintay ng pagbabalik ng babae. Ramdam pa rin niya ang tila umaatikabong pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Habang naghihintay kay Ashley, naisipan niyang mag-cellphone para hindi mainip. Subalit may ingay na gumulat sa kanya. Nagmula iyon sa itaas at paglingon niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nawala sa pagkakadikit ang dalawang espada at tuluyang nahulog ang mga ito. Hindi tumagal ng 3 segundo ang kanyang sigaw dahil pagkahulog ng 2 espadang iyon ay agad na tumama sa kanyang leeg. Sa kasamaang palad ay napugutan pa siya na wala sa oras. Gumulong ang ulo nito mula sa kama at agad na umapaw ang dugo sa leeg niya habang ang kanyang katawan ay nangingisay pa. Dilat ang mga mata ni Christian sa kanyang pugot na ulo bago tuluyang bawian ng buhay ay muling bumalik sa kwarto ang kanyang girlfriend. Matapos makita ni Ashley ang nangyari sa kanyang boyfriend ay walang tigil itong tumili dahil sa hilakbot. Umalingaw-ngaw sa mansyon na iyon ang sigaw ng Amerikana. Samantala, sa mundo ng Ogkihair ay namumula ang mga mata ni Kishorpio dahil sa galit. Akala siguro ng lalaking yon ay nakalimutan ko na ang espadang nakuha niya mula sa aking mga tauhan. Tiyak na nagpapakalunod na siya ngayon sa swerteng nakuha niya. Hindi ako makakapayag! May puot ang tinig na pagkakasabing iyon ni Kishorpio. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay binigyan niya ng engkantasyon ang 2 espada para magkaroon ng buhay. At kapag dakay, paslangin si Christian. Yun ang hindi alam ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang lahat ng tao habang nakatitig sa langit. Kitang-kita na mula sa tuktok ng Onyx Mall ang tila isang napakaganda, kumikinang at makulay na lugar na lumutang sa irin. Balot ng ulap ang lupain na iyon. Isa iyong senyales na muli nang nagbalik sa mundo ng mga tao ang Ogkihair. Ang mundo ng mga Hurani. Kung noon, ang mga tao ang pumupunta sa nakaraan para makarating sa Ogkihair. Pero baliktad na ngayon, sapagkat ang Ogkihair na mismo ang pumunta sa kasalukuyan para makarating at sakupin ang mundo ng mga tao. Muling wika ni Kishorpio habang nakatitig sa langit. Ito na ang tamang panahon.